Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento pong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig na si Aril Apilado. Aril, maraming salamat at pinagkatiwala mo sa ating channel ang kwento mo. Sana ay magustuhan mo. Sa pahintulot din ni Aril ay may mga itinagdag po ako sa kwento. Hindi gaanong kahaba ng istorya pero sana ay magustuhan ninyong lahat. Maraming salamat po. Sa isang malayong bukirin sa sentro ng Kabisayaan ay mayroong pinapasakang lupa ang aking lolo. Mayroong mangilan-ngilan na tauhan ang sakahan na ito at karamihan sa kanila ay mga pamilyado na at mayroong maraming mga anak. Isa sa mga tauhan ng aking lolo sa sakahan ay nagngangalang Isko at ang kanyang may bahay na si Liwayway. Isang kahig isang tuka ang pamilya, lalo pat meron silang binubuhay na walong anak. Ang pinakamatanda ay 12 taong gulang na babae at ang bunso naman ay 3 buwan pa lamang. Sadyang mahirap ang buhay ng pamilya. Kadalasan ay sumasala ang mag-anak sa pagkain. Wala ring kakayahan ang mag-asawa upang ipasok ang mga anak nito sa paaralan. Dahil na din sa sobrang pagtatrabaho at kulang sa pahinga ay nagkasakit ang amang si Isko. Dahil sa kakulangan ng pera ay hindi siya madala sa pagamutan ng kanyang kabyak upang malapatan ng lunas. Lumipas ang mga araw ngunit lalo lamang lumubha ang sakit ni Isko. Hindi na ito nakatatayo at tuluyan ng humina ang pangangatawa nito hanggang siya ay mamatay. Lubos na ikinalungkot ng mag-anak ang pagkamatay ng kanilang padre di pamilya. Ngayon ay wala nang katuwang si Liwayway sa pagpapalaki ng kanyang 8 anak. Patuloy na nagtrabaho si Liwayway sa sakahan. Wala siyang sinayang na oras para siguraduhin kikita ng sapat para mabuhay ang pamilya. Ngunit hindi pa rin sapat ito para sa buong mag-anak. Madalas ay kulang pa din sila sa pagkain. Dahil kapapanganak pa lamang ni Liwayway at sa kakulangan ng nutrisyon, ay dinapuan din ito ng sakit. At gaya ng kanyang asawa ay wala itong kakayahan upang dalhin ang sarili sa pagamutan. Gayunpaman, patuloy na nagtrabaho si Liwayway sa kabila ng sakit nito at di kalaunan ay nanghina na din ito at namatay. Naulila ni Liwayway ang kanyang 8 anak. Hindi alam ng magkakapatid kung ano ang gagawin dahil lubos na mga bata pa ang mga ito at walang ibang kamag-anak na kakalinga sa kanila. Habang nakaburol si Liwayway ay nagpa siya ang mga kapitbahay na sila na lamang ang magtutulong-tulong para siguraduhin may makakain ang magkakapatid. Madalas na iyak ng iyak ang sanggol ng pamilya dahil kung hindi kulang ay walang sapat na gatas ang naiinom nito. Kadalasan ay tubig na may kaunting asukal lamang ang pinapadede sa sanggol dahil gaya nila ay salat din ang mga kapitbahay. Dahil sa pagbabayanihan ng mga tao sa baryo ay naipalibing din ang labi ni Liwayway. Isang linggo matapos mailibing ito ay katakatakang nakaririnig ang mga kapitbahay ng mga pag-alulong ng aso sa di kalayuan. Mula ang mga pag-alulong na ito sa sementeryo kung saan nakalibing ang mag-asawang Isko at Liwayway. Sinundan ng ilan sa mga kapitbahay ang lugar kung saan nila naririnig ang pag-alulong at dinala sila ng mga ito sa bahay ng naulilang magkakapatid. Matamang nagmasidang ilan sa kanila at ilang minuto pa ay narinig nila ang halakhakan ng mga batang ulila. Ang bunso naman ay lubos ang pagtawa na tila ba nakikipaglaro sa kung sino at kinikiliti ito.
Walang gabing nagdaan na di makaririnig ng pag-alulong ng mga aso ang mga tao sa baryo patungo sa bahay ng mga bata. Dala na din ng pagtataka ng mga kapitbahay ay nagpa siyang ilan sa mga ito na bisitahin ang mga magkakapatid. Mula pa lamang sa malayo ay naririnig nilang muli ang malulutong na halakhakan ng mga bata. Lumapit pa ang mga ito ng mabuti sa bahay upang malaman ang dahilan ng tawanan. Hindi nakatiis ang mga ito at sumilip sila sa mga butas ng sirasirang dingding ng payak na kubo ng mag-anak upang malaman kung ano ang mayroon at tila kaysaya ng magkakapatid. Medyo may kadiliman ng loob ng bahay dahil kandila lamang ang nagsisilbing liwanag sa loob nito. Tinignang mabuti ng mga kapitbahay kung ano ang mayroon sa loob at laking gulat ng mga ito nang makita ang yumaong ilaw ng tahanan na siliwayway. Hindi makagalaw ang magkakapitbahay sa kanilang kinatatayuan. Kitang-kita ng mga ito na nakikipaglaro siliwayway sa mga anak. Matapos ay pinupunasan niya ang mga ito para tiyakin na malinis sa mga bata bago matulog at pinapadede pa nito ang sanggol na anak. Lubos na nasindak ang magkakapitbahay sa kanilang nakita at ng oras na makagalaw ang mga ito ay kumaripas sila ng takbo. Agad na sinalaysay ng mga ito ang kanilang nakita sa iba pang mga kapitbahay. Hindi sila makapaniwala na nakita nila ang yumaong siliwayway na nagbalik sa kanilang tahanan upang alagaan ang kanyang mga naiwang anak. Habang sinasalaysay nila ang kanilang nakita ay may isa pang kapitbahay ang nagbahagi ng kanyang kwento. Tuwing sasapit daw ang dilim, habang naririnig ang mga alulong ng mga aso mula sa sementeryo, ay may ilang mga nagsasabi na isang babaeng nakaputi ang makikita na naglalakad patungo sa bahay ng mga bata. Marahil ay iyon ang kaluluwa ni Liwayway na sinisiguradong nasa maayos na kalagayan ng kanyang mga anak. Gabi-gabi ay maririnig pa din ang pag-alulong ng mga aso sa baryo, ngunit wala nang naglakas ng loob pa na silipin kung ano ang nagaganap sa loob ng bahay. Dahil na din sa takot ay hinayaan na lamang ng mga tao sa baryo ang kaluluwa ng yumaong siluwayway upang kalingain ito ang mga naulilang anak tuwing sasapit ang dilim.